guys! Good morning po sa inyong lahat guys! It's grabe, sobrang aga talaga! This is the first ever na nagising ako ng itong oras. Lasa is. Oo nga, 6 o'clock in the morning. This is Judy Franco Sarsano of Buhay sa Dubai Stories. At today guys, ayan, a morning person ang makakasama natin today. A very multi-awarded na nga. Super friendly pa, ang daming followers, a famous po of her life story sa maalala mo kaya, ang HR director of course ng Dusitani, none other than Miss Vagelyn Federico! Hello! Good morning! Magandang buhay, magandang umaga sa inyong... lalabas talaga. Oo. Kasi you have to be ready and prepared going to work kasi alam mo takot ka sa boss mo, no? you have to make sure na talagang kailangan maano mo sila, ma-satisfied mo sila sa trabaho na ginagawa mo. And ako lang mag-isa ang babae doon sa opisina. Oo, 7 na Lebanese ang amo mo doon. Tapos lahat sila utos ng utos, mag-isa mo. So talagang halos 24 hours sa opisina ako, hindi na ako lumalabas. Talaga? Umisa ko lang na pwede ako matulog doon at saka inuwi ko lahat yung mga trabaho ko pag uuwi ako. Okay, so after that, paano kayo napunta sa hotel? Kasi yung construction company na pinagtatrabahuhan ko, sila yung may-ari ng first hotel na pinagtatrabahuhan ko. Oh, which is the Jal Hotel sa Fujairah that time. So nag-start ako sa Fujairah. And yung amo ko, yung GM, sabi niya, kinausap ko kung pwede akong lumipat sa hotel. Kasi nung naghahanap kami ng mga magmamanage ng hotels nila, nakita ko yung benefits ng hotel, which is free okay. Food, pero, free diba, accommodation. Pero una sa lahat, wala kang background talaga sa management ng hotel. Zero experience ako ng hotel. Mm-hmm. Hindi nga ako nakapasok ng 5-star hotel sa Pilipinas kasi lang muna taong gubat tayo. Pinanganak ako sa tabi ng bundok at sya sa Kapatagan. So talagang probinsyana ang probinsyana. So pagdating ko sa Dubai, parang nawindang ako sa malalaki ng mga buildings. Parang nininimasin ko, you are a very typical probinsyana dati. Mm-hmm. Na when you think of, ako nga dati, laking Mindanao kasi talaga ako. If I think of Manila nga lang, parang feeling ko, wow, that's heaven. Oh, parang ganun na kaagad. Nakakatuwa naman. Oo. Okay, so nung napunta na kayo sa hotel, yung dinala ko Fujera, wow, probinsya, mas lalang probinsya yun. Oo, kaya gusto ko. Kasi parang, yun, probinsya ang, ano niya, ang environment niya. Mas gusto ko siya kaysa sa Dubai talaga. So, nag-stay ako doon ng more than 2 years din. Oh. So, nung sinabi, nakikita ko yung benefits ng hotel na free ang accommodation, free transportation, free foods. Wow, sabi ko, heaven na sa akin yun. Kasi yun ang number one kong problema. I'm sharing 10 people in one room dito sa Dubai. So, nung sabing bibigyan ako ng free accommodation, solo ko sa isang kwarto. Wow, heaven na sa akin yun. Eh, problema ko dati, magluto, mamalengke, ng kakainin ko. Kung mag-isa mo lang, ang hirap din mamalengke tsaka magluto. So, maraming options dun sa nakikita mo na mas makakatipid ka. Yes. Pero standard ba yun? Sala talaga ng mga workers sa hotel na normally may free accommodation talaga sila and transportation? Free food, accommodation, transportation. So, yun yung basic na benefits sa hotel. So, sabi ko,
waitress na tatanggapin ko. So kinausap ko yung amo ko, sabi ko, boss, I really want to work in the hotel. Tapos nakikita ko lahat ng mga directors ng hotel na yon, puro Pilipino. Yung HR director na unang amo ko, 60 years old siya. So Pilipino, sabi ko, Diyos, gusto ko siyang maging boss kasi bait-bait niya. Ang amo-amo ng mukha niya. So sabi ko, parang hindi siya marunong sumigaw. So sabi ko, gusto ko talaga siyang maging amo. So nung kinausap ko yung boss ko, boss, I really want to work in the hotel. Sabi ko, anong position na gagawin mo doon? Kahit na waitress, sabi ko, tawa siya ng tawa. Kasi seryoso? Oo, kasi wala akong background sa hotel. So anong gagawin ko doon? So sabi ko, kahit taga-punas lang, taga-hugas ng plato, okay na sa akin pa kasi free food, free accommodation, free transportation, sabi ko sa kanya. Wala ka talagang arte noon, ano? Wala. Sabay hanggang ngayon, wala ka namang arte. Maarte lang talaga yung car mo kasi Hello Kitty. Well, fink na fink. Parang hindi ako bagay dito. At least naman may iba, no? Di ba? Oo nga eh. But anyway, so yun po, so hanggang sa napunta kayo sa linya nyo ng nasa hotel na kayo, and later on hanggang sa naging nalipat kayo dito nga sa Dusitani. Hindi, bago nag-Dusitani is nag-ano po na ako. Madami pa akong hotel sa hotel. Naikutan talaga. So after naging secretary ako sa JAL, pumunta ako ng Dusit Residence. Dito sa Dusit Dubai, Residence na. Then after Dusit Residence, naging cluster director of HR ako ng Alhambra Hotels. Wow. Sa Ras Al Khaimah naman siya. So, apat na hotels doon as cluster director of HR. And then after that, naging general manager ako sa Acacia Hotel. Oh, which ayun na rin yung Acacia Hotel. So yun yung... hello sa mga taga UHP. UHP, yes. Yan, lahat ng mga members. Wala lang, I'm following kasi their page. Kaya nakakatuwa guys, ang kagandahan dito sa abroad, may mga ganitong klaseng organization where nakikita-kita sila and they have these events na they are coming from the same the same field ng business. Kaya I think you are one of the officers or I'm the international founder? Ambassador of United Hotel of the Philippines. UHB. Okay. So ngayon ba, Miss Lynn, with all ngayon this, Lynn. Hindi ako sanay. Kasi guys, alam niyo ba, some of my friends dream talaga nila na makapagpa-picture man lang kay Miss Vag or makasama man lang sila. Kasi may mga kaibigan, kaibigan mo si Miss Vagelyn. Sabi ganun. Sabi ko, opo. Talaga? So isama mo naman ako minsan ngayon. Kasi they know your story and they're really inspired. Yung, alam mo yun, yung storya mo kasi from how you started yung pagiging expat mo dito, yung storya ng buhay mo sa OFW dito sa Middle East. And then sa kung nasaan ka na ngayon, and then knowing na kung ano ka na ngayon, you're very humble. Kasi marami sa alam mo yun, napakadali yung makausap. Hindi ka, siyempre nakakatakot. Hindi ka, what HR director? Yung tipong ganun. Actually, yun yung ano, yung typical na pagkakakilala nila sa isang HR director is istrikto, matapang. Meron akong follower ngayon, Miss Vag. His name is JC Paras and he's actually applying sa Dusitani. Then sabi niya, sir, kaibigan mo pala, sige, yung director niya nagagano'n siya. Talagang, they're looking after kasi nang ngayon, tinitingnan nila ang Dusitani as a good place to work because alam nila na they have a Filipino HR director. Kasi alam nila na protected yung kanilang karapatan bilang isang manggagawa. Then sabi ko noon, yeah, definitely, for sure. Kasi di ba, doon ka nang galing eh, from sa babae. And Dusitani is really one of the best companies. For me, it's the best actually. Okay, pero how was it po? Yung tipong, nagsimula ka dito as, nga, nag-apply ka lang ng secretary and parang nga sa'yo kahit maging waitress ka lang is parang okay na siya. Pero look at you now, para tapos yung mga kusino yung mga ka-deal nyo, I know you're dealing with these big names dito sa UAE. Ano yung feeling po na Filipino, we have to understand na minsan, di ba po, talagang merong discrimination ng konti. Although hindi naman siya masamang discrimination, but of course sometimes they're thinking now, Filipino, when it comes to nationality, hindi pa tayo ganun kaangat talaga dito sa Middle East, right? No, actually, right now, madami ng mga Pilipino.
ano na, may mga CEO na tayo, may mga managing directors na tayo. So, unti-unti na rin tayong nakikilala sa mga executive or management level. And we are one of the preferred, actually, when it comes to executive level na and management team. Like, for us, for me, I'm the first Filipino dun sa ano excom namin din sa Ducet. Normally they are hiring HR directors Europeans, but now one of the preferred HR directors now Filipinos. So, thank you, sinimulan mo yun. Di kasi mahawasan yung feeling. Kasi di ba, dati kasi may mga, of course, may mga followers ako na nagkukwento na kasi hindi akong pinromote, pinili nila yung ibang lahi kasi nga daw ay mga Filipino. So, paano yung gano'n? Kasi as an HR director, so based on your background po, basis ba talaga nila yon? I mean, kunting ano lang, chismis lang? I think hindi naman. Kasi actually, mas gusto na nga nila yung mga Asians ngayon eh. Kasi nandoon talaga yung heart nila when it comes to people lah. Pero I think sa field kasi ng F&B, I think talagang doon yung strength natin, you know? Kasi we are very good in dealing with clients, we smile a lot. Exactly. And we especially, value kasi yung work natin talaga. Especially Filipinos when it comes to hospitality, no doubt number one na tayo dyan. Kasi natural na yung pagiging hospitable natin. We always smile despite whatever calamities that comes to our lives. Talagang nandoon yung ating kasiyahan sa pagtatrabaho. Okay, so let's go back to showbiz side. Showbiz, paano po na-discover yung life story mo nang maalaala mo kaya? Well, actually... Hindi naman ako nag-send sa kanila eh. Feeling close ka agad tayo. How did you discover yung life story mo? Oo, actually nag-start siya sa isang kaibigan na naging guest ko sa hotel. Oh. I don't know if I can name it. And then, isa siya sa... Si Charo Santos ba yun? Yung pala si Madam Charo pala yung naging guest mo, no? Top management siya ng ABS-CBN. Okay. So, kasi sa hotel, kapag may mga VIPs na mga Filipinos, like kahit yung mga si Vice President, ikaw yung personal na nag-ano talaga. Ay. Basta may mga top officials or mga VIPs from Philippines, talaga I make it a point na imi-meet ko talaga sila. Wow, and okay. Talagang dinigreet ko sila, kinakausap, sinasamahan sa breakfast or lunch or dinner, I'm giving them some complimentary thanks. Of course, so, because they are personality. So that time, nung nandoon siya sa hotel, pinakilala ko yung sarili ko na I'm the HR director. So, parang naman kasi sila, oh, how come we have directors? Director na Filipino dito sa Ducet, sa Dubai. So, naging interesado siya sa story ko. Sabi niya, paano ka nagsimula? So, tinatanong-tanong na niya ako. Ano may ganun, share-share ka lang, hindi mo alam yung pala kinukuha na nila yung story. So, nung sinishare ko yung story ko sa kanya, naiiyak na siya. So, sabi niya, grabe, sabi niya, no, kailangan nating mailagay sa maalaala mo kaya tong storya mo, sabi niya ganun. So after that, pinakontak na niya ako sa maalaala. And then parang ang bilis, as in 1 week lang, kinuha na ng maalaala yung story ko. And then nag-email na sila, pinapunta na ako sa Pilipinas, nag-share ko na yung story. At talagang pinauwi ka pa nila? Yan, nandun ako sa, pumunta ko ng ABS. Ah, para i-share yung storya talaga, coming from you. Yes. So, ayun, ang bilis. 1 month lang.